Welcome back to my channel. And guys, for today's video guys, is naisipan ko lang na mag story time guys. Kung hindi nyo pa napanood yung video ko na kung paano ko na-meet ang fiancé ko after 10 years sa dating site, ilagay ko yung description sa baba. Then, i-share ko ngayon ang experience ko sa online dating site. 10 years talaga guys na experience ko yun. At hindi ko akalain na may darating nga talaga. Dahil noon pa lang talaga, mga teenager pa ako. Gusto ko talaga may makilala na foreigner, ganun. Kaya yun, sinubukan ko ang dating site. Pero noon guys, ano pa lang yun? Yung Yahoo Messenger. Yun, marami naranasan ko rin doon mag-open ng account. Then, marami din akong nakakausap. Oo. Tapos, siguro mga ano yun siya, year 2008. Yes, marami akong nakakausap doon sa Yahoo Messenger na yun. Kasi, hindi pa uso noon ang smartphone, di ba? Then, may nakakausap ako. Noon, nasa Davao pa ako noon, nag-working student ako. Pero, pumupunta ako sa internet cafe para mag-chat-chat. Yan. Then, may nakausap ako na taga Qatar. Yes. Tapos, noon kasi yung magpunta ka sa internet cafe, ang mahal ng per hour, ano yata yung per hour noon? 30 per hour with cam siya. Tapos, minsan without cam, ang ina-avid ko para makamura lang mga ano lang yata mga 15 yata ang without cam noon. Matagal na ito guys, kaya mostly doon ako sa without cam, kaya may makakausap ako din mag siya lang nag-offer talaga na okay, I will send you money. Yun. Siya lang mag-offer na magpapadala ng pera para doon ako sa ano, sa Widcam. Then, kaya noon, yun guys, nag-offer lang sila talaga. Then, yun, nag-uusap kami mga ano yata yun, mga 3 months. Yes, tapos nagbalak na kami noon kung anong gagawin namin. Then wala pa akong passport noon, so nagpapadala na naman siya sa akin para mag-asikaso nga sa passport. Green pa yung passport noon eh. Kaya yun, nakakuha ako ng passport dahil yun sa yun sa kachat ko. Okay naman siya kausap. Pero na-busy na rin ako. Katagalan na-busy na rin ako sa aking pag-aaral. Kaya yun na wala yung communication namin. At saka, wala pa akong smartphone noon. Ano lang yung phone ko noon guys? 5110. Yes, 5110 lang yun. So, kailangan talagang pumunta sa internet cafe para mag-usap. Para may time talaga na mag-uusap, ganun. Kaya,
Pero ang tiyaga niya, guys, araw-araw talaga yun siya tumatawag. Pero yun nga, na-busy na ako nung college ako, working student din ako, kaya na-busy rin ako. Kaya yun, nawala ng communication namin. Wala na siya. Then, after ng Yahoo, sumali na ako sa mga online dating site. Naranasan kong sumali sa Filipino Kisses. Yun guys, sumali ako doon dahil nakikita ko yung mga success stories. Yun, na-encourage ako doon na mag-sign up. Oo. Saka marami din akong nakakausap doon. Nakakatuwa talaga sa online, marami ka talagang makakausap, kahit anong lahi, kahit saang lugar, ganun. Marami akong nakakausap, pero wala talaga yung walang stable na communication, ganun. May nakakausap akong isa na taga ano siya, taga New York. Tapos, yun, usap na kami araw-araw. Pinag-usapan na namin kung kailan kami magkita, ganun. Pero, yun guys, gi-search ko ang name niya sa Google. Yun, lumabas ang mga criminal records niya. Oh my God. Kaya yun talaga ang ginawa ko. Binablock ko na talaga siya, guys. Hindi na ako nagpapatuloy sa kanya. Kaya kayo na mag sign up din sa mga dating site. Be careful talaga sa mga makakausap niyo. Huwag agad maniniwala. Ganun. Oo, mag-research kayo. Ako, ang ginawa ko, type ko lang yung name niya sa Google. Kaya yun, nakita ko, oh my God. Kaya yun, nawala na naman. Tapos, yun, nabusy naman ulit ako. Then, may nakakausap din ako sa Filipino Cupid. Yes, marami akong nakakausap din doon, guys. May nakilala ako doon na taga Florida. Yes, taga Florida yan siya. Nurse siya doon. Then, okay naman yung pag-uusap namin. Pero na parang nararamdaman ko lang na yung take for granted. Noon, or gusto lang talaga niya na may nakausap dahil nabobored siya. Kaya nararamdaman ko yun. At saka doon sa Filipino Cupid kasi standard lang ako doon, guys. Hindi talaga ako nagbabayad. Kaya yung mostly talaga, guys, mga dating site, ang mga lalaki talaga magbayad. Oo, huwag tayong magbayad. Uy, mga babae. At saka, doon sa Filipino Cupid, may platinum, may gold. Yun sila, guys, ang mga nagbabayad talaga. Pero pag standard lang yun, guys, makita mo standard. Hindi mo kasi mabasa kung standard lang ang membership nila. Kaya, ignore mo na lang yun, guys. Inignore ko na lang yun, yung mga standard. Then, may nakakausap din ako doon na taga Australia. Yes, nakausap ko yun. Siya, nasa Australia siya. Then, okay naman. Araw-araw din kami mag-usap noon. Then, nagbalak na kami kung
kailan makikita, ganun. Kaya yun, nag-book na din siya ng ticket at balak namin magkita sa Manila dahil may event din ako doon na puntahan. So, balak namin doon magkita. Pero, yung malapit na ang flight, guys, malapit na ang flight nila, may dahilan na siya na hindi matutuloy dahil may business trip, ganun. So, hindi na naman yung natuloy. Oo. At saka hanggang nawala na yung communication namin, yung doon din sa Cherry Blossoms, nag-sign up din ako doon, guys, cherryblossoms.com. Doon na site, marami akong nakakausap din. Oo. Then, itong site na ito, ano siya? Matagal na siya. Na-curious din ako kasi maganda yung mga ano nila eh, mga success stories. Oo. Then yun, nag-sign up ako doon. At 10 years talaga ako doon na ano, na site. Yung profile ko doon, 10 years talaga. Hindi ko siya dinelete. Kasi marami akong nakakausap doon. Be careful lang talaga, guys, sa mga nakakausap niyo, huwag agad maniniwala. Oo. Kasi yung iba kasi, mag-sentomanian sila. So, kung may mag-reply man sa kanila, yun, inaano na nila. Yun ang nire-replyan din nila. Then, guys, one time, may ina-add ako doon. Tapos, tinatanong niya sa... One time, may nag-message sa akin doon at naghingi ng Facebook account ko. Yun, binigay ko naman siya. Then, yun, naging friend na kami sa, ano, sa FB. Nag-usap kami araw-araw, ganun. Pero, may iba pala yun siyang kausap, guys. Oo. May ibang kausap. Then, nag-end relationship sa kanya doon sa FB. Kaya yun, nawalan na naman ako ng gana. Nawalan ako ng gana sa kanya. Kaya, yun. Pinakawalan ko na din yun. Then, doon na yung nag-abroad na ako, naging busy din ako, at saka, minsan din, minsan maranasan din natin yung mga OFW, maranasan natin ma-homesick, minsan gusto natin may makakausap, ganun. Kaya yun, binabalik-balikan ko yung mga account ko sa dating site. Oo, yun, marami na naman ako makakausap. Then, one time, may nakakausap ako na, ano guys, sinasabi niya, army daw siya, army nasa Iraq, ganun. Ay, sinasabihan ko sila na mag-video call tayo, ganyan. Pero marami siyang dahilan, guys. Bawal daw doon ang cellphone. Kasi nasa trabaho sila, ganun. Tapos, isang araw, sabi niya, wala akong load. Ganun, pwede mo ba akong loadan? Ay, Diyos. Oh. Nakakaloka talaga, guys. Kaya yun. Giblock ko na naman yun dahil ano lang yun. Iniisip ko yun na ano yun siya, na scammer. Oo, kasi hindi siya nagpapakita sa akin. Ganun yung mga scammer, guys. No? Maraming dahilan para hindi sila magpapakita sa video. Oo. At saka may
naranasan ko rin na ano, na sinasabihan ako, okay, may ipapadala ako sa iyo, ganyan, may cellphone, may ano, kahit anong mga gadget ang sinasabi niya. Oo. Tapos, yun. Totoo naman talaga na pinapadala niya. Oo. Tapos, may tumawag na sa akin na sa, ano, sa post office. Tumawag sa akin ang post office na sabi na, oh, may ano ka dito, may cargo ka dito. Ayan, puntahan mo, tingnan mo, ganun. So, pinuntahan ko naman, guys, sa post office. Pero sabi nung ano, nung andoon na hindi mo muna siya maano, hindi mo siya makuha, kailangan mo magbayad ng tax. God. Yun. Kaya yun, hindi ako nagbayad, ah. Wow. Bahala yung mga gadget mo dyan. Oh. Naranasan ko din yan, guys. Super dami kong na-experience talaga online sa online dating site. Diyos ko, daming mga kalokohan. Then, yun, nung umuwi ako, may online ako na services, yun. Minsan, naano din ako pag walang makausap. Oo. Tapos, yung sabihan ko sa sarili ko, oh, single pa pala ako hanggang ngayon. Tapos, ano, anong tawag nito? Yung mga kaibigan ko, sinasabihan din ako, oh, kailan ka na mag-aasawa? Tatlong anak na kami. Ganun. Tapos, naisip ko nga, si Snow White nga, isang apo lang ang kinain, agad naka Prince Charming na siya, di ba? Di ako, fruit salad na yata, kinain ko lang lahat. Wala pa rin. Kaya yun, sinubukan ko ulit ang online dating site na active na naman ako sa mga account ko. Kaya doon, na-meet ko na yung fiancé ko. Sa Cherry Blossoms din yun, guys. Cherryblossoms.com. Yes. Malalaman mo kung ano, seryoso talaga yung foreigner sa'yo. Dahil, ano, hindi siya naghihingi ng mga nude picture mo, ganun. Tapos, pinapakilala ka niya sa family niya. Ganun, kahit sa video call lang, pinapakilala ka niya. Then, may plano kayo kung kailan kayo magkikita. Yes, ganun talaga. Dapat may plano ka talaga kayo sa isa't isa kung kailan kayo magkikita. Then yun. At saka may time din kayo sa pag-uusap. May time talaga. Oo. Dahil communication talaga ang importante. Then, ano, pina-priority ka niya. Kahit pagod, mag-message yan sa'yo. Share niyo yung mga pangyayari sa buhay ninyo. Katulad sa akin, sinishare ko yan sa fiancé ko na kung ano yung, kung may nabili ako na ano, na sale, ganun. Oh, may nabili ako na ganyan. Bagong ano, bagong damit, ito nabili ko, ipapakita ko yan sa kanya, ito ganyan. Or may mga birthdays, ganun. Oh, nandito ako, nandito mga picture namin, nandito ako sa ano, sa birthday ng pamangkin ko, ganyan. Ganyan, then nag-usap kami araw-araw talaga. Dapat may communication talaga sa isa't isa. Tapos, kapag nagkikita na kayo, dapat din
pag-usapan ninyo kung ano ang next step ninyo. Okay? Kung ano yung mga plano ninyo sa next step. Oo. Next na plan ninyo. Ganun. Sa amin ng fiancé ko nung nagkita kami, then pinaplanuhan na namin kung paano namin i-close ang distance namin. Kaya yun, nag-process na kami ng aming K-1 fiancé visa. Hopefully, to God be the glory, waiting kami sa aming approval. Ganun. Yun lang guys. Then, please comment down below, okay, kung may mga tanong pa kayo. Free to comment, okay, dahil babasahin ko yung mga comment na yan. And, yan lang guys ang ma-share ko sa ngayon. And, thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe. And, see you in my next video. Bye-bye, take care, and God bless.